habang wala pang PBA is tingnan natin yung mga players na hindi natin inaakalang aangat yung laro. Huwag tayong babanat ng magaling naman talaga sila kaya hindi na nakakagulat. Pero kasi kailangan natin silang i-credit. Kaya nga gumawa ako ng video kasi deserve naman nila ng spotlight. What's up everybody? My name is Aegon and this is the 5 surprising players so far in the 2021 PBA season. Number 1, Gab Banal. Yung website ng PBA hindi pa rin na-update yung stats niya. Puro 0-0 pa rin hanggang ngayon. So tayo na lang ang mag-compute. 11.8 points, 3.2 rebounds at 1.4 assists per game, shooting 50.2% from the field and 51.6% naman sa 3-point distance. Well, Gab is out in the league for a while, tsaka never nga siyang nagkaroon talaga ng chance when he is with Global Port. Then, made waves outside of the PBA, nabigyan siya ng chance ng Alaska. And sumakto pa sa interest niya yung team na ito. Dati nga, tinatawag na siya sa PBA kaso tinatanggihan niya yung mga teams kasi alam niyang mababang kulang din siya at masaya siya sa current status niya sa MPBL. Kasi he is enjoying and wanted to finish the season. Madami kasing nagagawa si Gab. Isa sa mga strength niya is yung kanyang playmaking. Samahan mo pa ng kanyang basketball IQ and yung kanyang court awareness is very high. Lalong na-surprise pa tayo na ang tinik ng kanyang shooting, as in walang hesitation sa tres, bitaw kung bitaw. Kaya nga almost 52% yung kanyang average. Number 2, Yousef Taha. Another pick-up ng Alaska sa free agency market. A big man na matagal nilang tinatarget at hinahanap. Actually, lahat talaga na-surprise kasi hindi naman ganito maglaro si Taha. Ganyan talaga pag bata ni Daniel Defonso. Sobrang laki ng pinagbago niya na laging binabash dati. Hindi na siya sobrang hyper kasi out of control na eh. Again, dati yon. Ngayon, kalmado na. Ang galing niya na rin mag-seal at kumuha ng pwesto sa poste. Nag-improve ng sobra yung kanyang footwork at yung kanyang hook shot. Dati naman, may ganyan na siya. Pero naging pulido na talaga ngayon. Nag-a-average siya ng 11.4 points at 9.6 rebounds per game. Kung saan, siya ang team leader ng Aces sa points and rebounds. Surprising talaga. Number 3, Nards Pinto. Ramdam ko naman to simula nung nawala si Baser Amer. Ando na tayo na bibigyan kasi ng opportunity si Aaron Black. Pero opportunity din ito para kay Nards kasi halos silang dalawa lang ang nagpapalitan. It is a matter of time para lumabas ulit yung Blackwater vibes ni Pinto. Grabe din kasi yung kanyang defense. Kaya sa playing time na meron siya ngayon, mas nabibigyang reward yung kanyang defense na nagre-resulta ng magandang offense. Yung mga galaw na pinapakita niya, college pa lang naman, ganyan na yan. Kaso, past first eh, ngayon lang nag-confidence kaya surprising. Lumalabas na good trade yung pagkawala ni Baser Amer. This conference, nag-average si Pinto ng 9.8 points, 3 rebounds at 1 assist per game, shooting 54% sa 3-point distance, pinakamataas sa buong Meralco. Number 4, Sidney Onwubere. Having a decent bubble season is nagkaroon ito ng kaunting value and then rain or shine traded him alongside Doligues para makuha si Bradwin Ginto. Hanggang sa it turned out na panalo yung Northport, Sidney is having a season right now. Nag-a-average ito ng 12 points at 5 rebounds per game tapos plus 12 yung kanyang efficiency. Saktong-sakto siya bilang role player. Actually, sometimes starter pa nga pero siya yung do your role na player. Can give you extra possession, will draw offensive fouls by sacrificing his body, tsaka additional floor spacer na perfect complement para kay Robert Bolick. Number 5, my favorite player, Kelly Nabong. Despite kawawa yung Blackwater this season, may nakikita pa rin tayong bright lights. Actually, parang si Kelly Nabong na yung star player ng team na to eh. Averaging 12 points and 7 rebounds per game. Tapos, siya pa yung may pinakamalaking minutes sa lahat. Siguro para sa inyo, not totally surprising. Pero, kailangan ko siyang bigyan ng credit. Surprising na hindi masyadong mainit ang ulo. Kasi remember, yung contract niya dito is trial period lang. Nag-take lang ng risk ang bossing. Sinabi kong favorite ko siya kasi nandito yung mga hinahanap mo sa isang big man eh. Energy will give you rebounds, interior defense or inside presence, tsaka floor spacer pa. Sana lang tuloy-tuloy na yung kalmadong Kelly Nabong. That's all for this video. Kanino pa kayo na surprise this season so far? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Aegon Hoops. I hope to see you in the next upload. Bye-bye.